Hi guys! Ang gagawin ko ngayon, subukan kong ayusin tong kalog ng prehab body. Saka medyo mag-ganit na ganyan yung ikot ng axle. Start muna ako, tanggalin ko tong skewer. Kailangan nyo ng manipis na wrench, 15, tapos ito, 17. Luwagan lang yan. Bigas ah. Maluwag dito sa kabilang side. Dito na lang. Tanggal na. Tanggalin ko isa-isa yung mga bearing ha. Nandun dito TIG 9 na bearing sila sa kabilang side. Pag natanggal na lahat, linisin lang muna to para madaling gumawa. Para mabuksan tong free hub, gumawa ako ng tool ganito, gawa sa ano, sa socket wrench, tas grind ko lang para magkaroon ng ngipin. Pero meron naman na bibili na para sa ganito talaga. So, papasok 'yan diyan. Yung ngipin niyan tatama dun sa dalawang uka dun. Tapos lalagyan ko ng para hindi dumulas, medyo matigas kasi. Tapos ang ikot ito, reverse thread to, so clockwise ang luwag niya. Pag lumuwag na, pwede na tanggalin, ikot na lang ng kamay. Yan. Alam ko 25 ang 25 piraso to, dalawang side. Meron dito, tapos meron dito sa ilalim. Pag inangat to, pwede mahulog. Dahan-dahan lang. Yun.
yan ang itsura niya pag natanggal. Para siyang Shimano na non-series. Ganito naman lahat ay itsura ng mga ball bearing na hub pag tinanggal mo yung free hub. Nasa loob yung itong poles niya. Hindi tulad yung mga sealed bearing nandito sa part na to. Linisin ko lang to. Itong dito, itong sa may poles. Ikot. Oops, yung spacer pala. Ingatan lang din, huwag mawala itong mga spacer kasi ito yung mag-a-adjust sa higpit mamaya para hindi ma-over-tighten yung maliliit na bulitas. May rubber seal. Kung gusto nyo tanggalin para malinisan din yung poles, iangat nyo lang ganyan. Sa angat na yung spring niya. Hanapin nyo lang yung dulo. Ito yung pole. Dalawa. 1, 2. Linisin lang higi. Para matanggal yung mga nanigas na grease. Pinagsama-sama ko lahat ng mga maliliit na parts dito, tapos ibababad ko sila sa paint thinner para matunaw yung grease. Ayan, malinis na lahat ng parts, pwede nang ibalik isa-isa. Unang ikakabit, itong dalawang poles, ito dito, ka dito. Lagyan na ng grease dito. Dito. Pati dun sa pag-iipitan ng spring. Kakabit ng ganito. Tapos, kakabit na yung spring. Punasan lang yung mga sobrang grease. Tapos, i-check kung okay naman siya. So ikakabit natin yung mga bearing sa taas at sa baba. Ilalagay na dito yung grease sa ilalim ng free hub body. Grease muna. Tapos lagay na yung bearing. 25 pieces. Kompleto na, 25. Dito rin sa loob, dyan sa may guhit na yan, lalagay yung mga bearing. Grease muna. Ayan na, kompleto na. 25, tapos 25 din dito. Ibabalik na dito sa hub, yung free hub. Kabit mo na tong rubber na seal sa ilalim. Lagyan ko na rin ng konting grease dito. Ingatan lang na huwag malaglag yung bearing pag ikakabit.
Di pwede. Ililipat ko na lang dito sa ilalim yung bearing. Kompleto na. Yun. Okay na. Tapos, ikakabit na tong spacer. Since may kalug na siya, gagawin ko, baka kasi napudpud na yung bearing, lumiit siya ng konti, babawasan ko yung spacer, itong pinakamanipis. Trial and error to eh. Pag masyadong masikip, dadagdag tayo or hahanap kayo ng spacer na sasakto talaga. Subukan ko muna, tanggalin ko itong pinakamanipis. Kakabit dyan. Ayan. Tapos, ito na yung pinaka-lock niya. Reverse thread to, ang higpit niya counterclockwise. Mukhang okay pa naman, so higpitan ko na. Kabit ko to. Masikip siya. Luwagan ko ulit. Try ko ibalik yung isang spacer ulit. Sikit pa rin siya. Meron akong extra spacer. Subukan ko i-dagdag. Baka umubra. Yun. Kasa siya. Kahit tigpitan ko siya, sumisikip eh. Siguro nagalaw na dati tong hub na to. Subukan ko dagdagan ko pa ng isa. Kasi di pa rin namubra to, wala na akong extra. Ayun, sakto-sakto. Wala siyang kalog, walang play. Tapos ang smooth niya. Try ko pa higpitan. Huwag din i-over tighten yung ganito kasi may ipit naman yung spacer. Manipis lang siya. Mapupunit naman. So, yan. So, tapos na yung free hub body. Ikakabit nila yung axle kaka yung bearing sa dalawang side. Yan ang grease. Bearings. 9 pieces. Kompleto na. Lipat sa kabila. Grease.
Yan na, kumpleto na. Pwede nang kabit yung axle. Pag naikabit na yung axle niyan, ikakabit itong dalawang cone kabilaan. Kailangan pantay yung nakalabas bawat side para yun yung kakalso dun sa frame. Pantay na, ikabit na yung nut niya na lock. Ito muna. Tapos itong may mga guhit na side sa labas, sa loob yung makines. Pipitan ko muna sa isang side. Luluwagan ko yung sa kabila, sa non-drive para lumabas ng konti. Para mahigpitan ko na to. Pag mahigpit na, dito, balik na dito. Yung higpit dapat ng cone, yung makakaikot ka na smooth pero hindi siya dapat kumakalog. Walang play yung axle. Okay naman. Higpitan na lang. So, check ulit. May konting play. So, adjust muna. Pag ginigpitan kasi medyo gumagalaw kaya hindi agad nakukuha ng isang try. Ayun na, nakuha ko na. Ayun, nakaikot siya ng smooth. Tapos pag kinalog nyo, dapat hindi siya kumakalog. Pag tapos na, ibalik na lang tong rubber na seal o cover, dust cover. Ayan na, kabit na. Yung skewer na lang. So ayun, ganun lang mag-repair ng free hub ng ball bearing na hub. Ito rin yung hub na ginamit ko sa isang video ko, yung 36 spoke wheel lacing. Hindi nyo kasi mabubuksan itong free hub kapag hindi siya nakakabit sa rims. Kaya kinabit ko muna. So ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa video, may natutunan kayo. Kung may suggestion kayo, leave lang kayo ng comment. At huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you!